So ngayon magpe-free flight maintenance lang tayo bago natin gamitin yung unit natin for 1 week. So unang gagawin natin is i-deflate natin yung tires para ma-meet natin yung required PSI ng bawat isa. And then mag-a-apply ako ng grease spray dito sa likod ng suspension. Ayan. Tapos gagamit tayo ng mga basic tools like Allen wrench, tapos valve extension, tapos yung aking wrench socket tools set. Yan. Okay. So i-deflate muna natin yung gulong. Then yung isa. Okay. Check natin yung external battery ng ilaw at saka ng horn. So far, full charge naman siya. Ang full charge nga pala nito ay 16 volts. Then, turbo controller. Okay, goods. Tapos, signal light. Alright, so ngayon, chinecheck ko yung post-fit screw. So basically, yung ginagawa ko dito is, na-identify ko na itong screw na to ay sira. So kailangan kong umorder kay Erjan ng panibago. So deflate naman natin yung tire or inflate. So hanginan natin siya. Required PSI ng bawat isa is 35 to 40. Ang ginagawa ko or ang inilalagay ko bawat isa is 40 PSI kasi sumisirit siya pagka tinatanggal ko na yung valve extension. So yun. Okay, konting linis. Okay, pinupunasan ko yung brake caliper saka yung deck and also yung disc brake. Yan. So ginagawa ko to tuwing Monday, tapos at the end of the month full cleaning. Yan. So kung makikita nyo, wala na akong stock light sa stock horn, pinatanggal ko na. Then apply ng grease. Yan. Dyan. Sa itaas. Okay. Sa gilid. Kabila. Tapos sa front suspension para maiwasan natin yung langit-ngit or squeaking. Yan. Dyan yan. So may guhit dyan, palatandaan mo lang, doon ka lang mag-a-apply. Tapos dyan sa may suspension ng Type C. Yan. Okay, magkabila. Okay. Tapos sa kabilang suspension ng Type C. So paubos na yung grease ko, kailangan ng umorder. Tapos dito sa likod, baba taas, dito muna sa baba. Ayan. And then sa taas, yan din. Ayan. Yan lang kayo mag-apply. So okay na yan. Hindi na kailangan masyadong madami. Saktong-sakto lang. Kasi sisingit naman yan pag in-spray mo na yung grease eh. So goods na, ligpit na. Okay, tapos yan. Alright. Okay, papasok na ako. Time check, 9:30 PM. Okay, ang oras ko sa trabaho is alas 10 ng gabi. So far, so good naman. Wala namang problema dun sa ginawa ko kanina umaga. Ang worry ko lang pagka nabasa atong scooter, pabalik-balik yung langit-ngit. So dapat talaga lagi kayong may stock ng grease spray. At aalagaan nyo yung higpit o yung torque ng post-fit screw. At lalo na dapat yung i-check yon dahil madaling maputol yun eh. Nakita nyo naman yung kanina sa akin. Yung itaas eh putol na. Pagka ganun, hindi nyo na nahihigpit at putol na yon, palitin na. Mahal pa naman nung isang set noon, 150 yata o 200. Pero may stock 'yon si Erjan. I-PM niyo lang siya.
Tapos yung dalawang yun, kung makikita nyo kanina, bolts and nuts yun, pinapalitan ko dahil, yun nga, madaling maputol yung stock post-fit screw. So sinabi ko nung nagpa-PMS ako, palitan mo na lang ng bolts and nuts, buti na lang may stock sila. Pwede nyo din gawin yun, meron naman silang kasya para doon. Tapos nilagyan ko na lang ng Loctite para pagka bumabiyahe at nag-vibrate, hindi lumuluwag. 9:38, ang biyahe ko lang naman lagi, papasok at pauwi, 20 minutes mula Baclaran hanggang Makati. 5 kilometers lamang yun. Tapos ito, papasok na ako pa Makati. Medyo malubak lang dito, saka madilim. So pagka dadaan talaga kayo at naka-scooter kayo, dapat lagi kayong may ilaw. Yung kagandahan pagka meron kang setup ng external battery na meron ilaw at horn, yun ang pinaka-importante. Bago kayo bumili ng ibang mga lason, suggest ko lang na ito muna iunahin nyo. Dahil ang hina eh, ang cute ng ano, ng stock horn saka stock lights na ito. Kaya pinatanggal ko eh. Hindi ko naman kasi ginagamit. Sayang lang sa space doon sa handlebar. Pati din yung side glow, hindi ko naman kasi ginagamit yun eh. Pati yung signal light, sa sobrang baba eh, hindi naman makikita ng mga nasa sedan o SUV yun. So signal na ako dito, pakanan. Ayan. Eh, medyo delicate kasi dito eh, kasi ito yung mga babaan ng mga sasakyan galing Skyway. Ayan. So dito ko na lang tatapusin itong vlog. Salamat sa panonood, ha. Okay.